started as a radio station. As the year progressed and the technology evolved, our station had its online live streaming and the addition of Veritas TV on Sky Cable Channel 211. The mission to evangelize the Word of God and to spread the truth through our online community. Radio Veritas Global Broadcasting System Incorporated will launch its digital arm, Veritas PH, the Word, the Truth, to be a prominent Roman Catholic online church media in the Philippines. This will provide church news, programs, and public affairs for the Filipino global community. The new logo explanation, Cross and Connections, incorporated with the iconic Veritas word mark, is a figure of act, which signifies connection on the digital sphere, as this is normally used on the digital world. The word, the truth. This is our profession, that truth is not just a mere concept, but a person who is Jesus Christ, the Word incarnate. Through and in Him, as our example, we spread the good news through our platforms. Let us listen to our President, Reverend Father Anton Citi Pascual, as he invites us to our new social media platforms. Kapanalig, this is Father Anton Pascual, President of Radio Veritas Global Broadcasting System Incorporated. I am inviting you all to support our official digital arm and social media platform, Veritas PH, the Word, the Truth. This is for our continuous effort to evangelize the Word of God and spread the truth. According to John 8, it is the truth that will set us free. Follow Veritas PH on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube. You can also visit our website, www.veritasph.net, for church news and programs. Kumusta na kayo mga kapanalig? Ito po si Father Anton, ang Pangulo ng Radio Veritas 846. Meron po tayong mabuting balita. Ano yon? Ating pong pagagandahin at paigtingin ang ating mga misa na live dito sa Radio Veritas. Meron po tayong alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng madaling araw. No? At ito po ay buhay na buhay. At kasama po natin ang mga charismatic priests, healers, exorcists, counselors ng mga pare upang tayo po'y magabayan na lalong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng pagsamba, ang Banal na Eukaristiya. At meron po tayong mga bagong programa. Ang tawag po dyan ay Eucharistic Advocates, na kung saan marami po tayong mga special packages tulad ng mga Christ-centered feasts and activities. Meron po tayong Marian feasts and activities. Meron din po tayong mga healing, no, and deliverance liturgical activities. At syempre, ito pong ating traditional na Advent, Christmas, and Lent and Easter programs. Pwede po tayong magpamisa sa mga yan ng buong taon. At syempre, meron pa rin mga special intentions para sa inyong mga special na pangangailangan.
Naway, takilikin po natin itong Eucharistic Advocates Program ng Radyo Veritas bilang ating debosyon sa banal na Eucharistia. Pagpalain kayo ng Diyos, sipsik digli ko mga apaw. God bless you more.
Alleluia has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God. Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia. For the Lord has truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, you gave to the world, through the resurrection of thy Son, our Lord Jesus Christ, grant, we pray thee, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life through the same Christ our Lord. Amen. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Ventas 846 Capanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network, and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, Martes, ikalawang araw sa buwan ng Abril taong 2024. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Kasama ang ating mga Healing Priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga Mass Intentions at Love Offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao at iba pang Mass and Prayer Intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig! Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapanalig. Tayo po inaanihan sa ating Healing Mass sa Veritas sa tanghaling ito. Pinagdarasal ng inyong kapanalig na himpilan ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Gayun din ang mga panalangin para sa kapayapaan sa bansang nakararanas ng digmaan saan mang panig ng mundo. Isinasama din po natin sa misang ito ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic advocates, benefactors at donors at lahat ng mga kasapi sa ating kapanalig radio community. Ngayon po mga kapanalig ay Martes sa 8 araw na pagdiriwang ng muling Pasko, ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating banal na misa ay pangungunahan ni Reverend Father Marvin Paharilyaga. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupurit ng ahinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesus
Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin yung rin. Sa atin pong pagdiriwang ng Banal na Misa ngayong Martes sa walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga intensyon na iniaalay sa misang ito. At ngayon din ang mga kasama natin nagdiriwang ng Banal na Misa na nasa kanilang mga tahanan, lalo na ngayon sila'y humihingi ng kagalingan sa lahat ng kanilang mga sakit at karamdaman. Naway patuloy silang hilumi ng Panginoon, bigyan ng lakas sa kanilang katawan at espiritual na buhay upang sila ay magpalalim, may pakita nila ng malalim ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. At upang tayo maging marapat makinabang sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating at tagapaganyayang mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtang naming paglaya walang maliw kami magkaroon ng kalangitan ng kaligayahan, sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos.
marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa samanglahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, iyamang ang pag-asa'y sa'yo nasa salig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ngayon, gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ay isa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Kumarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa atin pong mga nakasubaybay sa atin pong online mass, dito po sa Veritas na nakasakal ng mga tahanan ngayon. Magandang tanghali po sa inyo. Happy Easter po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa Easter Octave tayo. Isang linggong pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ni Kristo. At maririnig natin araw-araw sa mga pagbasa natin, lalo na sa mabuting balita, kung paano nagpakita si Kristo, lalo na kay Maria Magdalena, na siyang unang nakakita ng libingan at ito ay wala ng laman. At nakita natin sa mabuting balita ngayon, na si Maria Magdalena, nung siya'y pumunta sa libingan ni Jesus, nakita niya dalawang anghel, isa sa paanan at isa sa may ulunan. At pagkatapos, nung siya'y lumiko naman ang tingin,
Nakita naman niya si Jesus pero hindi niya nakilala. Ang inisip niya ay isang hardinero. Kaya nga, mapapansinin niyo, may nakikita naman talaga si Maria Magdalena. Pero hindi yung nakikita niya ang kanyang hinahanap. Marahil, nakita niya yung dalawang anghel pero yung katawan ni Jesus ang gusto niyang makita. Nakita niya yung isang gardener pero mismong si Jesus ang gusto niyang makita. Pero tinakausap niya yung mga taong, yung mga nakikita niya doon. Nakita yung anghel, tinanong siya, bakit ka umiiyak? At sumagot si Maria Magdalena, kinuha nila ang katawan ng aking Panginoon. No? At maging yung hardinero na si Jesus, sinabi niya, bakit ka umiiyak? Kinuha po nila yung katawan ng aking Panginoon. Siguro yun yung dahilan talaga ni Maria Magdalena. Kasi nawawala yung kanyang Panginoon, nawawala si Jesus, nawawala yung napakahalagang tao sa kanyang buhay, kaya siya umiiyak. May dahilan si Maria Magdalena. Kasi hindi niya alam kung saan hahanapin. Kaya nagtatanong din siya. Sabi niya, kung nakita kung kayo sa inyo po dinala, sabihin niyo po sa akin, pupuntahan ko at kukunin ko. Mahalaga kay Maria Magdalena si Jesus. Kaya umiiyak siya kasi nawawala si Jesus. Pero nung nagsabi si Jesus sa kanya, Rabboni, no? Mismong si Maria Magdalena mismo natuwa at si Maria Magdalena mismo ay lumapit kay Jesus. At sabi nga niya, no? Sabi pa nga ni Jesus, huwag mo muna akong hawakan. Siguro nung makita niya, imbis na siya'y malungkot, imbis na siya'y umiyak, siguro gusto sabihin ni Maria Magdalena, teka, aalamin ko muna kung tunay ka. No? Gusto niyang malaman kung tunay ba talaga yung nawawalang ito ay talagang nahahawakan na niya. Kaya marahil, napalitan na naman ng tuwa pagkatapos niyang malungkot at umiyak kasi nakita niya si Jesus. Mga kapatid, sa buhay natin, ganyan din ang nangyayari. Kaya tayo umiiyak, kaya tayo tumatangis, kaya tayo nalulungkot. Kapag nawawala ang Diyos sa buhay natin, iiyak talaga tayo. Kapag yung taong mahal natin sa buhay ay nawala, iiyak talaga tayo. Yung taong mahalaga sa ating buhay, pag nawala yan, iiyak tayo. At nararanasan na natin yan ngayon. Pag yung mahal mo sa buhay namatay, di ba? Napakatindi ng lungkot at iyak natin. Kasi mahalaga yung taong nawala. Mahalaga yung taong umalis. Kaya hindi natin matanggap na mag-iisa na naman tayo, magkukulang yung ating buhay dahil may mga taong mahalaga sa atin na hindi natin nakakausap at nakikita, may lungkot, kaya tayo naiiyak. Pero alam ninyo, maaaring nangyayari din sa atin yung relasyon natin sa Diyos. Nalalayo tayo sa Diyos, nawawala ang Diyos sa atin kapag tayo ay patuloy na nagkakamali at nagkakasala. Pag marami tayong kasalanan na nagawa sa buhay, unti-unti tayo ay lumalayo sa Diyos. Unti-unti nawawala ang Diyos sa ating buhay. At kapag nawawala na ang Diyos sa buhay natin, di ba, nararanasan natin ang bigat-bigat na, ang daming pagsubok sa buhay, ang daming problema, iniiyakan na natin. Kasasabihin natin, parang ang hirap. Parang wala kang kapitan, wala kang malapitan, wala kang mahinga ng tulong. Kasi nga, hinayaan mong lumayo sa Diyos. At kapag hindi mo na nakikita ang Diyos, doon mo nararamdaman yung hirap, yung lungkot, at umiiyak ka na. Pero, kapag nakita mo talaga ang Diyos, kapag araw-araw gumagawa ka ng kabutihan sa iyong sarili, sa harap ng iyong kapwa at sa harap ng Diyos, dahil nakikita mo ang pagmamahal, nararamdaman mo ang pagmamahal, nagagawa mong magmahal sa kapwa, di ba? Ano ang una natin nararamdaman? Tuwa. Ano ang una natin nakikita? Tuwa. Kaya nga tayo nagiging masaya kasi alam natin, nakikita natin ay kabutihan. Nagagawa natin ay kabutihan. Ganyan din yung karanasan ni Maria Magdalena. Nung nakita na niya ang Diyos, napalitan na ng tuwa yung iyak na kanyang unang naramdaman. Kasi napalapit ulit siya sa Panginoon. Lumapit ulit siya sa Diyos. Nasa tabi na niya ulit ang Diyos. Yan ang tunay na kahulugan ng buhay natin. Kapag malapit ka sa Diyos, sigurado tuwa ang maghahatid sa iyong buhay.
Pero kapag nawala ka na sa Diyos, nawala na ang Diyos sa iyong paningin, nawala ang Diyos sa iyong buhay, lungkot at iyak ang maaari mong maramdaman. At minsan, ayaw natin nang lumuluha lang. Ayaw natin na nabibigatan ang ating kalooban. Gusto natin laging masaya lang. Kaya nga kung hahanapin natin ang kaligayahan natin sa buhay, kung hahanapin natin ang saya ng ating buhay, lagi nating hanapin ang Diyos. Lagi nating ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos para lagi tayong nasa tabi at nakakasama natin ang ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niyang buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. At sa bawat panalangin ng ating tutugon, Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoon muli na buhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksin mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksin mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumao naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Para sa ating mga kapatid na nasa kanilang karamdaman, kahinaan at mga sakit, tayo ay lumapit sa ating Panginoon na muling nabuhay, na tayo'y pagalingin sa ating mga karamdamang pisikal at patuloy tayong palakasin sa ating puso at isipan, lalo na sa ating espiritual na pananampalataya sa ating Panginoon, na tayo ay gagaling, bibigyan ng lakas ng Panginoon para patuloy tayong makapaglingkod sa Kanya. Kaya naman, tayong lahat ay sama-samang nagtitiwala sa Panginoong muling na buhay na way patuloy tayong pagpalain at gabayan. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Lubin mo, sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay mata mo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Iling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingam at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa, hosana, hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at tugon ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak na kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 aleluya. Purihin ang Diyos, amen, aleluya. Amen, 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 aleluya. Sa tagubili ng magagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipain tulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin iadya mo kami sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace kapayapaan po sa inyo mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito si Kristo, ang muling nabuhay. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkataong taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng paghirap, ng hirap at pagsubok, ninawin mo sa akin na sa nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan at humihingi ng panalangin para po sa kanilang mabilis sa pagaling, tayo po ay manahimik at tayo sama-samang manalangin para sa kanila. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya na iyo pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Marami kami mga kapatid na ngayon ay nakikinig, sumasama sa pagdiriwang ng iyong banal na misa para sila'y iyong hipuin, palakasin upang ang kanilang mga sakit na nararamdaman habang sila ay nasa kanilang mga tahanan, nasa mga hospital, ay patuloy mo silang bigyan ng pagkakataong gumaling. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na misang ito, maihatid namin ang iyong mapagpalang biyaya ng kagalingan sa aming mga kapatid na nakikinig ngayon at sumasama sa aming pagdiriwang. Hipuin mo ang kanilang mga katawan, pagalingin mo ang bawat sakit na kanilang nararanasan ngayon at naway bigyan mo sila ng lakas na upang sila'y patuloy na makapaglingkod sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming samo at dalangin sa tulong at panalangin ng aming mahal na inang si Maria. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumubkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo sa kaligayahang walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay magpagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag. Kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa iyong mabuting pamumuhay ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo, taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. My
tayo't ihayag murihin siya, at ating ibon niya gawitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, na siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. Mga kapanalig, pinasasalamatan po natin si Reverend Father Marvin Pahariliaga para sa pangunguna sa pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas sa tanghaling ito. Gayun din, pinasasalamatan din natin ang mga kasama nating ng lingkod na lektor sa tanghaling ito na sina Sister Emily Rocco at Sister Cherry Johnson. At hindi po pinasasalamatan ng ating mga Eucharistic Advocates, Benefactors at Donors. 23rd Anniversary of Girl Scout of the Philippines and Friends Foundation. Alana Herolia and Family, Alfredo Mengulio and Family, Angel Carmencita and Dorothy Tongo, Arilda Palces and Family, Amor Mantele and Family, Art and Divine Baldinaro, Art Marquez, Asuncion Manigas and Family, Attorney Joel Ofilan and Family, Attorney Paul and Mrs. Maria Cristina Ismael and Demetrio Ledesma, Aurora Malyari and De Los Reyes Family, Aurora Guash and Family, Bartolome Family, Belen Tamayo de Jesus and Family, Benji and Aihau, Carolina Martin Inares and Family, Carolina Alcaraz, Concepcion Manalang, Corazon Pascua and Family, Cristina Muyargas Abelardo and Family, Doktora Luis Martinez, Dr. Martina Bautista Pagduan and Family, Doktora Tedora Tan and Family, Ramon Chua, Elarni Siringan Acorda, Elizabeth David and Family, Elizabeth Peñalosa Manalili, Emelita Lemens Mendoza, Emily Ona, Emerita Rublico Mahonapit and Family, Erlinda Mejia and Family, Fidel Marie Avanzado and Family, Fem Mandokdok and Thelma Mangilam, Flaviana and Bulio Sarmiento and Family, Flor Delisa Fernandez Nicolas and Family, Florian De Los Santos Fulache and Family, Francis Lim, Francisco and Evangeline Afable and Family, Frank and Letty Magboo and Family, Jerry Rubio and Family, Go and Colive and Family, Gregoria Benaventura and Family, Hilario and Lalaine Chan and Family, Imelda Juanchon Mali and Family, Isabel Tan Anzaldo and Family, Zagani Tan and Family, Jose Faustino and Family, Juliet Alarcon and Family, Julius Babo and Family, Leonora de los Rosa, Leonor Tabeta and Pedro Tabeta Jr. and Family, Lever Litan Chua and Family, Lilia Jokno and Family, Lilibet Bangisa and Family, Lito and Fekway and Family, Lourdes de Jesus Pasilaban and Family, Luisito Nieto, Fortunato Nieto Sr. and Lauro Tuazon Jr., Maria Chona Kunanan, Maria Erin Aranz and Family, Maria Asuncion Garcia Macandog and Family, Maria Karina Holandes and Family, Marina Di Barrio, Maribit Di and Tonette Dural, Mary Caroline Castaño and Socorro Nukwe, Modesto Atento, Merlita Tiglao and Family, Leticia Lauri and Family, Lita Sangalang and Family, Mr. and Mrs. Aaron and Sheila Valdivia, Mr. and Mrs. Fred Ferrer and Family, Mr. and Mrs. San Diego, Mrs. Tessie Ting and Calvin Yasvin Jesse Ting and San Diego Family, Nathaniel Pascual and Family, Nilda Abaro Crudo, Nova Dizon, Ofel Jeronimo and Family, Pete and Amit Dugang, Ramon and Rosario Gabaldon and Family, Remedios Doon and Family, Ricardo Canlas, Romualdo Salazar, Rodelito and Janet Manalo, Ricarte Idago and Rina Idago and Family, Siole Lupenario, Sis Linda, Susan Cadiz and Family, Teddy Castillo and Mary Emmanuel D.V. Castillo and Family, Teresa Ariola, IRAG Corporation, Tolentino Family, Victoria Padilla and Family, Vilma Cagigal Martin and Family, Wilhelmina Jacinto, Jose Zoe Marie Pascua and Family, Ver Reyes and Family, Virginia Bangay and Family, Kathleen Z. Zapitan and Family, Tita Nova and Family, Bobadilla and Burgos Family, Attorney Lamberto and Amelia Liamas and Family, Lilia and Lydia Tansinin and Family, Ellie Ledesma and Family, Larry and Evelyn Andan and Family, Marcelo Carlo Digna, Francisco Reyes and Family, Nancy Rose Emelo, Rosanelia Gaturan and Bridiga Hook, Roland and Evelyn Evie
Ko Cabangon, Attorney Santiago Fernandez, and Corazon Santos, Corazon Reyes Garcia, Cristina Velario Padilla, Florencio Ramos Hernandez, Charis Santos La Paz, Attorney Manuel and Rosita Dionaldo and family, Alex Anthony Madrid and family, Bayani and Nora Ramos, Besling College of the Philippines, Broadcast World Philippines, Brotherhood of Christian Business and Professionals, Camangon, Borlongan, Oxenio, Bautista and Carpio family, Carmelita Howen family, Carmelita Millet, Ocampo and family, Carmen Panlilio Berhilio, Bernardo Susan Leonardo Pandillo and household, and special intention of Bernardo Katigbak, Christine Agnes Dumlao and family, Concepcion Morales, Corazon Crespo and family, Crisanti Cristi Francisco and family, Christine Ann Bumont, Dalisay Pagsambaramdam and family, Danny Lazo and Monday Morning Club, Degolacion Yani Agaturian and family, Delphine Viola III, Delia and Dea Isma, Doctoral Lady Ligia Tiong and family, Edita M. Vincente and family, Emilita De Jesus, Engineer Renato and Solia De Guzman and family, Ermita Nalangan and family, Elizabeth Ignacio Layug and family, Ferdi Cora and Emon Fernando and family, Francisco School of Makati, Hope Bayani and Jade Dan, Irene Cruz and Fenina San Jose, Jesse and Loleng Chuapoco and family, Leopoldo Montalban Jr. and family, Leo and Mary Ann Paranpan and family, Leonardo and Emerita Restrivia, Lilian and family, Lola Celia Puno and family, Lourdes Yoro Guebman family, Marianita Risho, Maricel and Lina C. and family, Mary Heidi Chusi, Marilyn Alyarilla and family, Marina C. Sale and family, Maureen Rose and Patricia Valeria and family, Mayet Rose and Armed Sources Incorporated and family, Mercedes Lee Ramos and family, Mercedes Panopio and family, Moises and Angelita Morales, Mr. Enrique Yotoko, Miss Desi and Chuck Kelly and family, Mr. Alfonso Supetran, Nierisa Bihis and family, Nori Bordador and family, Narfaela Magpantay and family, Ramon Loretta Villanueva, Rodora de la Paz and family, Ricardo Esther Commercial Center, Rodrigo and Josephine Oni Valimento, Rogelio Mercado and family, Rustica Luz Mercado and family, St. Ferdinand Medical Arts and Building, Susan and Grace and Rolly Eclavia, Taihon Chemical Services Incorporated, Bilmas and Anthony Taroy family, Violeta Bianan and family, Solancheta and family, Benilda Cabardo and family, Marian Socorro Iscaino, Lani Isaac, Jennifer and Jackie Junito, Ruth Yara and family, Eleanor Pazon, Tuy and Anulin family, Vilma Salonga, Anne Christine Peña Redondo and family, Natasha de Guzman Renite Marquez and family, Cecil Guwico Bautista and family, Manzan na family, Eduardo Epoy Fir Malonino and family. Pinasasalamatan din po natin sina Brother Sean Yanga, Brother Jeffrey Austria, Brother Sherwin Layozo, ang Veritas Technical Team, ang Social Communications Team at ang Religious Department sa pangunan ni Binibining Rene Jose. At sa inyo po mga kapanalig, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy na pag-anyaya na makinig sa ating kapanalig, hinahimpilan at manood sa Sky Cable Channel 211, maging sa ating Facebook at YouTube live broadcast. Abangan din po natin ang misa mamayang alas 6 ng gabi sa pangunan ni Reverend Father Orly Jimeno. Antabayanan po natin at susunod na po ang Caritas in Action. Sa ngalan po ng Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako po ang inyong kapanalig Denver Martin na bumabati na magandang tanghali at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig! Veritas 846, makinig! Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. At mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZRV 846 Facebook page. Healing Mass sa Veritas. Here at the table.